Hello, good day uli to everybody. Mga unang episode natin ay sinabi natin ang kahalagahan ng electricity at nabanggit din natin yung frequency, no? Ngayon, pumunta tayo sa mga piyesa. Basic piyesa muna, no? Para maintindihan nyo unti-unti. Halimbawa, resistor, switch, tsaka lamp, o kaya o LED o lamp o yung bulb. So mga parts yan ng electronics, no? Electronics component. Kaya hindi natin pwedeng i-ignore yan kahit na sabihin ng iba, dali-dali naman yan, hindi na binabanggit nyo, sir. Hindi. Umpisa natin to sa mga maliit na component o mga simpleng component at gawa na natin ng isang circuit, no? Sirkito. Pag pinag-uusapan ng sirkito o circuit, no, naririnig natin yan, yan ay binubuo ng components na pinagsama-sama. Dalawa o mahigit pa. Two or more components, no, makaka-form tayo ng circuit o sirkito. Pakikita natin yung simpleng-simpleng sirkito. Kasi mayroong mga tinatawag na open circuit at saka closed circuit. Okay, tingnan natin itong isang sirkito na pinubuo siya ng tatlong components. Resistor, bulb, at saka switch. Kasama pa ang baterya, isama na natin yung baterya. Tingnan natin, no? Ito, meron tayong, kung tawagin natin na schematic diagram o yung mga symbol-symbol lang muna. Hindi pa yung actual view, no? Okay. Marami na sa inyo nakakakita na ng actual view. Kumisan din na natin masyadong binibigyan ng mahalagang explanation yan. Mahalaga maintindihan nyo na handahan tayong pumunta sa magandang papunta sa papalawak o papalago ng ating kaalaman. Puntahan natin itong isang sirkito na meron tayong drawing na kung tawagin schematic diagram o drawing. Okay. Dito siya. Ayan. Okay. Ayun. Mapapansin nyo na eto, meron tayong tuturo na natin, no? Meron tayo ritong battery, at meron tayong wire, ayun, wire, papunta ron. Meron tayong resistor, meron tayong lamp or bulb, tsaka meron tayong switch. Na kung tawagin natin ito, kuminsan ay schematic diagram o schematic drawing. No? Yan ay mga pangkaraniwang sinasabi ng mga technician o mga nagre-repair na schematic drawing. So, ito ay meron tayong baterya, switch, lamp, at resistor. So, itong ating baterya, meron siyang dalawang terminal. Meron siyang negative at saka positive. So, pagka ikinabit natin yung wire dyan, tatakbo yung ating electric current o current, tawagin. Kumisang, kung tawagin natin ito, ay DC, no? Ibig sabihin yan, direct current.
Oo. Meron tayo kasing alternating current, yun yung mga nanggagaling sa kwan, sa ano, sa bahay o sa Meralco. Puntahan muna natin ito. No? So pag kinabit natin yan, kinabit natin, kinunek natin yung wire dito sa terminal na negative, ito kinabit natin sa negative, positive terminal, ang movement ng electrons ay from negative, ayun pa ganun, pupunta siya sa switch. Ang ating switch ay meron siyang symbol na ano ganito, meron siyang arrow. Sa pagkakataong ito, ang kanyang symbol ay naka-open siya. Once na naka-close siya, yung arrow nakapaalo rito. So, ayun, pupunta ron. Pagka i-close mo siya, dire-diretso yung electric current mo o DC current mo, pupunta yun sa lamp. Ayun, lamp o bulb kung tawagin. Sa loob ng bulb ay meron siyang resistive conductor. No, kung tawagin ay nichrome wire. Ano ang trabaho nun? Siya ay nagre-resist sa takbo ng current. Pag-resist niya, yung nichrome wire na nasa loob ng ilaw, magbabaga yun. Yun yung pinaka-umiilaw. Okay? So, ayun, iilaw ngayon siya, pupunta siya sa resistor. Dito sa resistor, mapapansin nyo na yan ang kanyang symbol, no? Parang mahihirapang pumunta yung current o electrons, movement dito kasi meron siyang tinatawag na pangkontra o resistance o opposition na i-offer ng ating resistor. Kaya ang mangyayari, hihina yung takbo ng current mo, magre-resist siya, depende sa kanyang tinatawag na value o resistance value na kung minsan kung tawagin natin yon ay ohms value, which is the resistance ng resistor. Ayan, pupunta siya rito sa negative. So makatwid, mapapansin mo yung takbo ng kuryente rito ay nabawasan kasi nga merong resistance, no? To complete the circuit, inon mo to, bawas na yung flow o pag-ikot ng electrons mo. Kaya ang ilaw mo, hindi siya masyadong maliwanag. Once na ito, dinirekta mo roon, dire-diretso yung takbo, yung nichrome wire mo talaga mag-glow ng husto at makikita mo na matindi yung kanyang glow dahil yung resistance na wala. Sa makatwid, ang trabaho ng resistor ay ano, oppose the flow of electrons. Kung minsan ko tawagin siya ay ano, current limiter. Oo. Yan ang simpleng-simpleng dapat maintindihan nyo. Kaya kung ang switch mo ay hindi na gumagana, hindi na siya nagko-contact, no, dahil sa tagal na panahon, nagkaroon ng tinatawag na corrosion, ayun, hindi na iilaw yung ilaw mo, so dapat sa'yo ay palitan mo na yung switch. Huwag mo nang repairin to dahil unrepairable yan. Repairan mo mamaya sira na. Kasi ang nagkagawa niya yung machine natin sa factory, mga machine doon. Yan, ang simpleng-simpleng circuit na dapat naintindihan nyo. Kaya pagka mahina na yung baterya, mahina na yung flow of electrons dyan, ihina na hanggang sa ma-discharge na yung baterya natin. Ang baterya naman natin ay meron siyang tinatawag na electrolyte, no? O kung tawagin natin yun ay battery solution na may mga cells siya na once na yung cells niya, no? Kasi ito, hindi natin masyadong bigyan ng pansin. Ganun pa man, bigyan natin ng konting paliwanag. Kung gusto nyong maliwanagin, lalo natin paliwanagin kasi hindi na masyadong dapat bigyan ng pag-aaral ng baterya. Ngunit magandang malaman natin, ang laman ng loob niyan ay mga cells
na kapag nilagyan mo ng battery solution, which is acid, naghihiwala yung kanyang positive at saka negative. No? Yung negative papunta roon sa negative terminal, yung positive papunta rito. Kaya magkakaroon ng build-up siya na kung tawagin ay voltage pressure sa loob. So, yun ang sa pamamagitan ng nakadeposit o nakalagay nating mga tinatawag na battery solution o electrolytes, kung tawagin ko minsan natin. Ano pa man, iwanan natin yan. Ayun, ganun lang kasimple ang una nating paliwanag sa ating sirkuito, no? DC electric current ang ibigay ng baterya, paiilawi niya yung lamp sa pamamagitan ng switch, babawasan niya naman yung pag-ikot ng electrons mo dahil meron kang inilagay na harang o tinatawag nating resistance o kumukontra sa ating takbo ng electrons. Okay, maraming salamat po sa una nating simpleng paliwanag. Hahaba pa tayo sa ating mga pagpapaliwanag kasi marami tayong mapag-aaralan pang mga electronics component, kamukha ng diac, triac, diode, uri ng diode, zener diode, Schottky diode, dinatawag na high frequency diode o fast recovery diode. Yan, mapag-aaralan natin yan. Unti-unti makukuha natin yan. Pag kaya nakuha nyo na, magiging mahusay na kayong technician. Maraming salamat po.